Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pauuwi lang ni Faith sa mansyon. Galing siya sa DLT Network, kung saan ay nagtitaping siya ng talk show kung saan siya ang host. Kanina ay kinausap siya ng isa sa mga executive ng papa niya. Isang documentary ang hinihiling nitong gawin niya. Bagay na bagay raw iyon sa kanya. Wala raw itong makitang ibang tao sa DLT na may kakayahang gawin iyon, kundi siya lamang. Isa pa, malakas daw ang hatak niya sa mga televiewers. Tumapa ang puso niya. Napapayag siya nito. Well, it just happened that she loved her job to the high heavens. Ang maging dokumentaristista ay isa sa mga interesting challenge para sa kanya, lalo na kapag malapit sa puso niya ang paksa. Dumiretso siya sa kanyang silid. Kinakapan niya ang switch ng ilaw nang marinig niyang may nagsalita. Cairo! Bulalas niya ng mabosesan ito. Agad na binuksan niya ang ilaw. Hindi niya inaasahang madarat na niya ito roon. Sa mga nakalipas na araw ay hindi na ito pumapasok sa silid niya kapag gising pa siya. Pero kinabukasan ay nagigis na niyang nasa silid ito at doon natutulog. Date again? Hindi ka naman magsiselos kahit sabihin kong masarap ka date si Marion, kaya hindi ko nasasabihin. Stop seeing that man, Faith. Why not? Asked Hope. Nag-alala siya para sa kaligtasan mo. Napamaang siya rito. Bakit? Ang multo ba? Hindi nito kinumpirma ang kutob niya. Kakausapin ko si Hope mamaya. Tumabas ka na muna at magbibihis ako. Hindi pwedeng tumingin? Umigkas ang paa niya. Agad na nasalag nito ang sipa niya. Anito, patungkol sa uri ng sipang ginamit niya. You can't beat your master, Faith. Hindi niya nahulaan ang counter-attack nito. Napakabilis ng kilos nito. Namalayan na lamang niyang hostage na siya nito. Nang magtangkas siyang kumawala ay siniil siya nito ng halik. Nawalan siya ng lakas na lumaban dahil sa halik nito. Ilang segundo sila naghalikan. Please, pakiusap niya nang sa wakas ay mahagilap ang sanity niyang nawawala kapag hinahagan siya nito. Stop playing with me, Cairo. Pakiusap niya. Hindi ako naniniwalang bigla mo na lang akong magugustuhan. I've been chasing you for a years and you keep on rejecting me. Kaya kung anuman ang dahilan mo, please, itigil mo na. Huwag mo akong paasahin. Huwag mong samantalahin ang feelings ko. Dahil alam mong hindi kita kayang tanggihan, kahit anong pilit ko, kaya huwag mo akong paglaruan. Faith, believe me, I've tried. Pinilit kong kalimutan ang damdamin ko sa'yo. I even thought I have moved on. Pero hindi pala. Nagbalik ang lahat sa dati nang makita uli kita. I want to hate you. Dahil pagdating sa'yo, nagiging mahina ako. At ayokong maging mahina. Cairo, ibig bang sabihin, ako pa rin hanggang ngayon, Faith? Nasaan yun nito ang pagdududa? Hindi niya alam kung totoo ang kislap sa mga mata nito o imahinasyon lamang niya iyon. Nahahapong umupo siya sa kama. Pagkatapos ihagis doon ang bag niya. Sadly, yes. Why are you dating him? Ilang segundo siyang hindi umimik. Tanga akong umaasa baka sakaling magselos ka. Faith, naudlot ang sana ay paglapit nito dahil umigkas na naman ang paa niya. Napaatras ito. Kaawaan mo ako at papatayin kita. Banta niya. Lumayo ito. Naging alerto ang mga senses. Nahulaan marahil nito na hindi siya papayag na hawakan siya nito sa puntong iyon na nagsasalimbayan ang emosyon sa dibdib niya. Fight me, Faith. Utos nito maya-maya. Pagod ako. Kapag tinalo kita, tayo na. Napamaang siya rito. Ngumisi ito. Sinipan niya ito na salag nito iyon. O kaya kapag tinalo kita, pakakasal ka sa akin. Shut up! Lumabas ka na, Cairo.
at magbibihis ako. Ayaw mo bang maging girlfriend ko, Faith? Get out! Nang akmang lalapit ito ay sinipa uli niya ito. Nanlaki ang mga mata niya nang hindi ito umilag. Sumadsad ito sa sahig. Napasinghap siya. Gago ka ba? Bakit hindi ka umilag? Umaalog-alog ang mga balikat nito. Tumatawa ng walang tunog. Sisipain mo ako, tapos gusto mo pala ay umilag ako. Ibang klase ka talaga, witch. Ganoon ha? Hinila niya ang kuwelyo nito. Baliwalang nagpahila ito. Masasaktan pala ang gusto mo ha? Sinikmuraan niya uli ito. Umungol ito. Ano maestro? Aalukin mo pa rin ba ako maging girlfriend mo pagkatapos mo akong tanggihan ng paulit-ulit noon? Hindi ito umimik. Lalo siyang nainis dahil hindi ito lumalaban. Binigyan niya ito ng uppercut. Umungol ito na pasandal sa dingding. Pero nanatiling hindi umiimik. Sinipan niya ito sa dibdib pero sinadya niyang huwag lakasan. Tinanggap lamang nito iyon. Tahimik pa rin ito. Nangkikikil na hinila niya uli ito sa kuwelyo nito. Ano ba talaga ang gusto mo ha? Tanong niya. Nauubusan na siya ng pasensya rito. Saka lamang ito ngumiti. Pinahid ang dumudugong labi at sinalubong ang mga mata niya. His gaze was tender as if she did not hurt him a while ago. Pinagbigyan kita sa ilang pagkakataon na hagkan ako ng walang pahintulot. Now, it's my turn to ask. Kiss me, Faith. Tila napapasong binitawan niya ang kuwelyo nito. Kapag hinagkan niya ito, mawawala na naman siya sa katinuan. Madadala na naman siya sa damdamin niya. Magpapaubayan na naman siya para sa wala. Wala namang patutunguhan ang affair nila kung sakasakali. Pansamantalahan lamang nito ang kahinaan ng damdamin niya. Kapag napagod ito, iiwan siya nito at babalik sa Beijing. Kiss me and I'll marry you. What? Nagulantang ang buong sistema niya sa tinura nito. I'll kiss you and you'll marry me. Kung gusto mong ibigay ang higit pa sa isang halik, walang problema sa akin. Marry me, Faith. Nilalagnat ka ba? Hindi, nakadroga. Hindi rin. Kung ganoon, nasisiraan ka ng ulo, Cairo. Matino ang pag-iisip ko, Faith. Inapit nito ang baywang niya. Napakurap siya ng magtama ang mga mata nila. Seryoso ang mga mata nito, kaya lalo siya naguluhan. Talaga bang seryoso ito sa pag-alok ng kasal sa kanya? Pero bakit? Nilak mo ba ang pinto? Tanong nito. Yeah, why? Good. Ha? Huh? Siniil nito ng malalim na halik. Napapikit siya. Tinangay naman ang hangin ang lahat ng matinong katwiran nang maramdaman niya ang mga labi nito. Siguro dapat na niyang tanggapin na ang lalaking ito ang kahinaan niya. Sadyang napakahina ng depensa niya pagdating kay Cairo. Cairo, I don't think this is a good idea. Usal niya habang pinipilit sa gipin ang kanyang katinuan. Ramdam niyang tumaas ang tensyon sa pagitan nila. At mukhang wala itong balak labanan ang tensyon na iyon sa pagkakataong iyon. Hindi katulad ng mga gabing lumipas. Naramdam niyang kontrolado nito ang sarili at ang sitwasyon. May palagay siyang ang nais talaga nitong gawin ay akitin siya hanggang sa tuluyang bumigay ang depensa niyang pinagsisikapan niyang maging intact sa kabila ng masidhing atraksyon niya rito. Why not? Ganting anas nito. Bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. Napaungol siya sa matinding sensasyong nararamdaman. Gusto niyang makiusap na tumigil na ito sa ginagawa dahil isang hibla na lang ng kontrol ang natira sa kanya. Tuluyan na iyong tinupok ng init na nagmula sa kamay nito habang gumagapang sa ibabang parte ng katawan niya. She bit her lips and leaned on, defensively. He kissed her again with total abandon. She felt was lost too. Tila wala nang mas importante pa rito kundi ang mahagdan siya, ang damhin siya, ang yakapin siya. Hindi siya makapaniwala na ang makapangyarihan mga kamay nito ay makakahawak ng kasing banay ng simoy ng bukang liwayway. Ang kanyang malupit na labi ay maaaring humarik sa paraan ng paghalik ng hamog sa umaga sa mga dahon. Nang maramdaman niya ang init ng balat nito, sa kalangian na pagtantong, wala na sila ni katiting na saplot sa katawan. She knew there was no turning back. Tila ba naging huli na ang lahat para balikan ang kung anumang pinagsikapan niyang kalimutan ito noon. Ginawa nitong iutos sa kanya
Nakalimutan ang lahat at iparamdam sa kanya ang kakaibang init at pagnanasa na kailanman ay hindi niya naranasan. Ngayon ay ito ang pumapailang lang. Hinayaan niya itong lumipad, pataas ng pataas, hanggang sa iwan niya ang mundo sa likuran niya. Pumikit ang kanyang isip nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang paraiso. Isang napakagandang paraiso na matagal na niyang pinapangarap na maapakan niya. Sa wakas ay nakarating din sila roon. Paulit-ulit nitong sinasambit ang kanyang pangalan. Nang maramdaman niya ang mabining halik nito sa kanyang noo, ramdam niyang maiiyak siya ng mga sandaling iyon. Parang napakasidhi ng kanyang emosyong pumupuno sa dibdib niya. Hindi niya kayang ipaliwanag. Napakahigpit ng ginawa nitong pagyakap sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, "Faith, oh Faith," anas nito. "Cairo," humikbi siya. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong dahilan ng pag-iyak niya. Hindi niya kayang ipaliwanag ito. Nang nag-angat ito ng tingin at ilang segundong tumitig sa kanya, para bang hindi nito malaman ang iisipin. Maya-maya ay rumihistro sa mga mata nito ang hindi matatawarang pag-alala habang nakatitig sa kanya. Lalong namasa ang kanyang mga mata. "Don't cry," wika nito sa malambing na boses habang pinapawi ang kanyang mga luha. "Magpahinga ka na." Maldumanay niyang utos. Nagtanim siya ng malambot na halik sa kanyang mga labi at noo. Saka siya muling niyakap na mahigpit. Naramdaman niya na unti-unting nagiging banayad ang paghinga nito. Katibayan na nakatulog niya ito. Nagsumiksik siya lalo sa katawan ni Cairo at ipinikit ang kanyang mga mata para matulog. Mag-isa na lang si Faith sa kama nang magising siya. Nang hagurin niya ng tingin ang kanyang sarili. Dagling nagbalik sa isip niya ang nangyari sa pagitan nila ni Cairo. Ilang segundong napatitig siya sa kisame. Masaya siya sa nangyari at wala siyang pinagsisisihan. Gayunman, may takot na bumangon sa dibdib niya. "Faith," narinig niyang sambit ni Cairo. Sa marahang pagkilos ay tumayo ito mula sa pagkakasalampak sa sahig. Napamaang siya na makitang wala itong suot na pangibaba. Tanging jeans lang ang suot nito na yumayakap sa perpektong mga hita nito. Basang-basa pa ang buhok nito, mukhang katatapos lang nitong maligo. "Hinihintay kitang magising." Natauhan siya mula sa pagkatulala. "May lakad ka ba ngayon?" tanong nito. "Sa DLT mamaya. Sasamahan kita." "Okay." Hindi na siya nagprotesta pa dahil gusto naman talaga niyang kasama ito. Bumangon siya. Mabagal ang mga hakbang na naglakad ito patungo sa kama. Bago pa siya nakatayo, nahawakan na nito ang baba niya at itinaas iyon. Matagal na tinitigan siya nito. Parabang nais nitong tandaan bawat anggulo ng mukha niya. "Sige, maligo ka muna," sabi nito maya-maya. Kinintalan siya nito na masuyong halik sa mga labi niya. Napapikit siya. Hindi napigilan ang sariling tugunin ang halik nito. Kaya ang sana ay mabilis na halik lamang ay lumalim ng lumalim. Ito rin ang tumapos niyon. "Maligo ka na, witch." Anitong habol ang hininga. "Mag-usap tayo mamaya." "Cairo." "Sige na." Hinagka nito ang tungki ng kanyang ilong. Napangiti siya. Hindi niya nagawang magsalita dahil sa labis na kaligayahang pumupuno sa dibdib niya. Totoo ba ang mga nagaganap sa pagitan nila? O nananaginip lang siya? Inangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Napapikit ito. Ginagap nito ang kamay niya at hinagkan iyon. Totoo ba ang lahat ng ito? Pagsasatinig niya sa nasa isip niya. Nagmulat ito ng mga mata at masuyong umiti sa kanya. Ang kamay niyang hawak nito ay dinala nito sa tapat ng puso niya. "Feel the bit Faith," anas nito. Hindi niya mabigyang pangalan ang damdaming nakapaloob sa mga mata nito. "It's real. So I am." Pumikit siya at ilang segundong pinakiramdaman ang pintig ng puso nito. Maya-maya ay nagulat siya nang bigla siyang pangkuhin nito at ipasok sa loob ng shower. "Ligo na, witch,"
Nakangising sabi nito. Ibinabasa nito sa tiled floor para siyang mami na nakabalot sa kumot. Pagkatapos ay nagtungo na ito sa pintuan. Pero bago ito lumabas ay nilingon siya nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Bumuntong hininga ito at binalikan siya. Pareho tayo ng iniisip. Sabi nito at niyakap siya. Magpasalamat ka sa kumot na yan. Dahil kung wala iyan, bukas ka na makakaligo. Natawa siya sa sinabi nito. Tumawaran ito at hinigpitan ang yakap sa kanya. May hindi pa nga pala ako nasasabi sa iyo, Faith. Ano? Ito ang lagi kong gustong gawin tuwing break natin sa karate session noon. Nanlaki ang mga mata niya. Ang yakapin ako. Dumistansa siya rito at hinanap ang mga mata nito. Nang tumango ito ay napaungol siya. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Niluloko ba siya nito? Sinungaling. Hindi kita pinipilit maniwala. Binitin na siya nito pagkatapos siyang kitala na mapilis na halik sa noo. Hihintayin kita. Bilisang mong maligo. Ilang minuto nang nakaalis si Cairo pero nanatiling nakapako ang mga mata niya sa pinto ng shower room.